hindi mo talaga harapin. Nakakayamot ka na. Nakakayamot. Hindi mo ako maabot to. Ayoko! Abutin. Ano ba yung YouTuber? Harapin mo na kasi lahat. Eh! Nagpa-interview na ako eh! Nanggigilang ako sa'yo. Nakakarami ka na. Nagpa-interview na ako! Ano na interview? Wala ka nga nasagot. Nagpa-interview na. Hindi wala ako. Wala ka siminit. Hindi ako bratinela. Sinimot. Ha? Hindi ka bratinela. Nakakarami ka na. Nakakadumating. Bakit mo ba? Nagpa-interview na ako. May part 1 nga. May part 2 pa. Oh, nakarami ka pa ng part 2. Ano pa? Part 3 ka pa? Part 3. Mga kabatang helmet, ayan na nga yung part 2 nung interview ni Madam Sara Duterte at may mga binanggit siyang mga pangalan dyan, Bichugapur. Ang natatandaan ko, si Martin Romualdez at si Saldico. Tama ba ako? Tama yata. Pero eto yung highlights na nangyari kanina sa Congress hearing about the OVP budget for 2025. Pakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte, kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. May sarili pang vice presidential security group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations. Pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamigitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbands courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao live sa TV at internet kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Walang tayong hari at reyna.
sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po to totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong, ituloy niyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na panggagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget? Why should the OBP be any different? Especially, napakagaling magwaldas, maglakwatsa, at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary? Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Notriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral? Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education? At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2025. Briefing suspended. Ba si Congressman Saldico? Oo, siya pala yun. Siya pala yun. Hindi ko talaga siya makikilala, mga bata helmet, kung hindi ko narinig yan kay Madam Sara Duterte. At talagang hinaanap ko talaga kung sino ba siya. Mm-hmm. Pero grabe talaga, no, mga kabatang helmet, ang dami talaga mga pasabog, ang daming mga palitan eh, no, Bijugapur? Hindi man siya direct, kasi indirect yung pagpapalitan ng mga mensahe. Pero ito nga, mga kabatang helmet, ano ba yan? Para ba tayo mga isip bata? Direct ba? Ha? Indirect ba? Indirect eh. Hindi, diba? Direct na eh. Mas maganda kung once and for all, humarap na lang. Oo. Sagutin na lang yung mga katanungan. Ay, and i-grant naman sa'yo yung budget na yan. If, sa tingin, di ba, video ko pa ng mga kongresista natin, nakarapat dapat talaga yung request mo na yan. Pero kung takbuhan mo at magtatago ka at hindi ka magiging present, ikaw yung magiging absent, ano kaya ang lumalabas na implikasyon nun, di ba, mga batang helmet? Hindi naman daw siya Bratinella. Kaya hindi lang daw sila sanay sa mga sagot niya. Hindi daw sila sanay sa hindi nabibigay yung gusto nila. Ay! Ayun
nga mga kabata, Helmet, comment down below muna dyan kung ano yung masasabi nyo. Hinggil naman dyan sa mga maanghang, no? Napalitan. Bitch ko pa rin ng mga statement. Grabe talaga. At ako ha, personally, nanghihinayang ako para doon sa inallocate na food na hiningi, no? Nag-request nga daw ng food for the bodyguards ba yan? Pero hindi daw kinain o hindi nakain. Ba't hindi na-consume? Ang dami nun. Ang dami nagugutom ngayon. Yes. At, videographer, galing yan sa tax natin. Sinayang lang. Pudang bayan yan. Nasayang lang ng ganun. Diba? Kaya, ay, naku. Naku talaga mga kabatang helmet. Pero nakakaloka lang talaga yung mga kongresista na patuloy na pinagtatanggol pa rin. Halata-halata naman kanina kung sino, diba, videographer? Oo, halata yung nagtatanggol. Halata yung nanghihingi ng paliwanag. Yes. Mas palo ko doon sa nangingin ng paliwanag kasi yun yung boss ng masa. Oo. At yun din yung kailangan malaman ng taong bayan, di ba? Kasi sino ba nagpapasyalo sa inyo, di ba? Tayo. Ikaw. Ikaw. Ako. Tayong lahat. Oo. O, di ba? At ang ating comment of the day, Ma'am Maria Victoria Losaria. Sabi niya, zero budget for OBP kung ganyan na ayaw umatay ng budget hearing. Alam kasi ni Shiminet Pusit na hindi niya kaya sagutin ang mga tanong ng Kongreso. Galing po yan kay Ma'am Maria Victoria Losaria. Salamat ng pangmalakasan, Ma'am Victoria. Sa inyong parating pagkukomento, di ba? Yan ang kailangan natin. Kasi yan talaga ang boses ng masa, di ba, videographer? Yan lang naman talaga, videographer. Once and for all, humarap ka, sumagot ka. Yun lang naman yun. Bahala na kung ano yung magiging conclusion or yung magiging verdict for your budget, di ba? At saka, teka lang, pera ng taong bayan yan eh. Pera ng taong bayan ang ginagastos mo. Pera ng taong bayan yung pondo na yan. Kaya dapat lang may karapatan kami. Tayong lahat na malaman naman kung saan ginagastos yan, kung saan ginagasta yan. Dapat nga yung black and white. Talagang dapat may transparency yan at maging accountable lahat ng mga taong involved dun sa mga gumagastos ng hindi tama. Ginagastos sa pera ng taong bayan sa hindi dapat, di ba? Pero ayan nga mga batang helmet, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ina-epalan sa usaw namin ni Beach Cooper. Sabi ko kami sa buhay ng helmet din ng buhay, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Uy, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Matatakot ka bang harapin ang mga dapat mong sagutin? Bakit ang matatakot? Wala naman ng kasalanan. Oh, tama, di ba? Oh, sagutin mo na ha. San mo dinala yung pera? O, teka. San mo dinala yung chichirya? Hoy. San mo dinala yung bangus? Yung bangus?